Po, pakipaliwanag po muna, paano po ba nagagaya ng AI ang boses ng isang tao? Nakita po at narinig po natin kanina no, na parang may hawig talaga yung boses, may intono ng kaya Pangulong Bongbong Marcos. No, pero yeah, makikita mo yung pagsambit nung kunyari kinatawan, 'di ba? Parang may pagkaslang pa rin. Go ahead po. Okay, actually, well, ayaw nating takutin yung mga nanonood, no. Pero dapat nating tingnan, nandito na tayo sa stage ng AI development kung saan ang tinatawag nating generative AI siya. Mm-hmm. So, hindi na lang tayo pwedeng magtatanong ng information, 'di ba? Kung saan. Actually, yung AI ngayon, pwede mo na siyang utusan. Mm-hmm. Ang nakakatakot dito, nag-evolve pa siya kasi hindi lang naman panggagaya, di ba? So, mas advanced na siya talaga ngayon. So, halimbawa, mm-hmm, ito concerned din ng creative industry. Ang sasabihin mo lang kay AI, uutusan mo siya. Gusto kong naglalakad si IC sa Japan, umuulan at mahangin. Kaya nang gawin ng AI yon. Yes. Ang catch kasi rito, yung mga iba pang AI na app, commercially available na rin. Yeah. Pero kaya lang, medyo hindi pa siya ganun ka-open na easy to use. Kailangan mo pa itong i-train pag ginawa mo, iti-train mo pa yung boses. Kaya ang tinuturo namin ngayon, kasi hindi mo na mapipigilan yan eh, sa Australia, ginagamit na yung AI, kasi dito sa Pilipinas, ginagamit yung AI for celebrities, public figures. Sa Australia, ginagamit na ito para talagang targetin yung mga na-hack nila, sino yung pamilya nila, sino yung kaibigan, tapos tatawagan, pag tumawag ka, hello, hello, nire-record na yung boses mo. Yes, that's right. Tapos magpapadala na lang message yun, di ba? O kaya, I need $5,000 or something that effect. Dito, wala pa yon. Pero unti-unti, nakikita na namin yung trend na bago pa man dumating doon, kailangan ma-educate na yung mga tao o yung mga kababayan natin. Ang problema kasi sa mga kababayan natin, masyado silang lax, mm-hmm, kapag let's say nag-i-scan na. Kasi ang tinuturo namin, logical to detect fraud, mm-hmm, di ba? Or yung fake news. Yung logical aspect nito is, paano ba malalaman kung deep fake siya? Titingnan mo yung source, di ba? Titingnan mo yung source. Kasi karamihan ng mga nagpapalaganap, mm-hmm, ng mga deep fakes or even fake news or even mga scams, yung sources nila hindi credible. Yes. So sample dito, yung nangyari kay Cheryl Cosim, yung nagpadala sa kanya, ginawa lang nung March 21 yung account. Yes. Tapos pinost ng March 30, kukunti lang yung followers. Mm-hmm. Di ba? So pero ito, at the same time, pag tiningnan nyo yung visual na deepfake, hindi pa rin siya perfect. Kasi nasa, yes, nasa ano na tayo eh, nasa HD na tayo, di ba? Nasa 4K. So kung titingnan mo, nilagyan nila ng mask, hindi pa siya perfected. Two-dimensional siya. So, yung titingnan nyo, number one, titingnan nyo kung blurry ba yung face. One-dimensional. Mm-hmm. Yun yung unang titingnan nyo. Titingnan nyo ngayon yung pangalawa, mm-hmm, nagsisync ba yung audio sa mouth. Okay? Yun yung pangalawang palatandaan, visually. Pangatlo naman, pag tiningnan nyo yung mata, medyo unnatural na siya. Yung movement, diba? Yeah. Pumipikit lang, pero hindi siya gumagalaw. So yun yung mga mabilisang palatandaan para ma-identify yung deepfake. Pero para makasigurado tayo, uulit-ulitin po namin, tingnan nyo yung source. Kasi lahat po ng mga public figure celebrities, yeah, may kanya-kanyang channel yan eh. Halimbawa, si Cheryl Cosin, lalabas lang yan sa TV5 Family Channels. Mm-hmm. Kung si BBM naman, dapat ang unang maglalabas niyan yung Presidential Communications Office, PCO. Pero Giselle, ito ha, yung sa YouTube na ginamit nung kay Pangulong Bongbong Marcos, thousands of followers mayroon itong YouTube na to, itong dapat balita. Ayun, so yung mga ganyan, kung mahahabol nyo yung channel, well, number one, kahit na may thousands of followers yan, hindi pa rin siya legitimate kasi YouTuber siya. So ang kailangan kasi rito, mag-verify. So halimbawa, yung nauuso, kahit hindi AI, namatay si ganitong pangalan, 'di ba? So kapag nakita mo 'yon sa social media mo, ano una mong gagawin? I-check mo kung kine-carry 'yon ng mga ibang news sites. Mm-hmm. Pag hindi 'yan kine-carry ng ibang news sites, ibig sabihin hindi totoo 'yon. Yung dito naman, yung nag-share dito kay BBM sa pangulo natin, mahahabol 'yan kasi may account na nag-share. Mm-hmm. 'Di ba? Kasi may 1,000 siya. So may capability yung Cybercrime Investigation and Coordinating Center para matukoy kung gaano nakatagal yung account, kung gaano karami yung followers,
So may mga kakayahan naman yung DICT. So pwede nga bulin yan. Oo. Yung nakakatakot lang, yung tinuturo ng Scamwatch Pilipinas, it's still behavioral change. Oo. Kasi kapag nasa maliit screen na yan, hindi na nila titingnan kung sino yung source. Eh. Right, paniniwalaan ka agad. Yun yung problem. Marami pa po kami gustong itanong sa inyo. Siguro we could invite you again regarding this para po mas mahimay natin itong usapin na ito. But for the meantime, maraming salamat po sa inyong oras, Giselle De Guzman, co-founder of Scamwatch Pilipinas. Thank you.